Anong akala mo sa akin? Kaya maraming nagiging kapulis. Dahil akala nyo, lahat ang bibili. Nakilala siya sa mundo ng maaksyong pelikula ang magaling na aktor at fight director na tampok natin sa bidyong ito. Tara, samahan niyo kong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Teodoro Galan Baldomaro o mas kilala natin bilang si Baldomaro sa harap ng kamera. Ipinanganak noong January 1, 1948 sa Cavite. Bago pa nakilala sa mundo ng pelikula ang ating bida, ang kanyang dating hanap buhay ay isang taxi driver. Una natin siyang nakita sa harap ng kamera sa pelikulang Magnong Harabas noong 1974 na pinagbidahan ni Jun Aristorenas noong siya ay 26 na taong gulang pa lang. Nagpakita ng angas sa pag-arte ang ating bida, kaya naman nasundan pa ito ng pelikulang Ikaw o Ako, Laban sa Mundo at Bitayin si Baby Ama noong 1976 na parehong pinagbidahan ni Alma Moreno at Rudy Fernandez. Sa parehong taon din niya pinasok ang pagiging fight instructor. Sa kanya nakasalalay ang ikakaganda ng bakbakan sa maaksyong eksena sa pelikula. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan na talagang pinabilib tayo sa kanyang mga pagganap ay ang Anak ng Lupa at Balweg noong 1987, Moises Platon at Alegagang noong 1988, Patrolman Rizal Ali noong 1989, Hukom 45 noong 1990 at marami pang iba. Dahil sa galing nito sa ganap ay nanumina pa ang ating bida bilang Best Supporting Actor ng Gawad Orion Awards sa pelikulang Boy Negro na pinagbidahan ni Philip Salvador noong 1988. Dahil nga epektibo ang bawat pagganap niya sa pelikula, ay pinarangalan siya ng Metro Manila Film Festival sa parehong taon bilang Best Actor sa pelikulang Patrolman, kung saan siya mismo ang naging bida sa nasabing pelikula. Ang kanyang tikas ng tindi galing sa bakbakan ay talagang epektibo sa bawat pelikulang kanyang kinabibilangan, mapabida man yan o kontrabida. Nakatrabaho din niya ang mga batikang aktor pagdating sa mga aksyong pelikula gaya ni Eddie Garcia, Ramon Revilla Sr., Rudy Fernandez, Philip Salvador, Bong Revilla Jr. at marami pang iba. Umabot sa 137 pelikula ang kinabilangan niya at 141 para sa pagiging stunt director at 21 bilang director ang kanyang naiambag sa mundo ng pelikula. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin ang hindi inaasahan. Nakumpay ng ating bida ng 3 araw sa Chinese General Hospital at dengue ang naging finding sa kanya. Gayunpaman, nalampasan niya at nakabalik siya sa kanilang bahay para doon magpalakas. Subalit pagkalipas lang ng ilang araw ay nakaranas siya ng matinding lagnat at pagsusukan ng dugo, kaya agad siyang dinala sa St. Dominic Hospital at ayon sa mga doktor ay malala na ang kanyang ulcer dahil nagkaroon na ng butas ang bituka nito na nagdulot ng pagkahina ng kanyang katawan at tuluyan ng namaalam. October 21, 2017, nang sumakabilang buhay na ang magaling na aktor at direktor na si Baldomaro sa edad na 69, ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Angelus Memorial Garden sa Bacoor, Cavite. Bagamat wala na ang ating bida, ang kanyang mga naiambag sa mundo ng pelikula ay hindi na malilimutan pa. Isa si Baldomaro sa masasabi nating masigasig na aktor na dapat sundan ang yapak ng mga susunod pang henerasyon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging pelikula ang kinabilangan ni Baldomaro ang talagang napabilib ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Rian, huwag mo kami itutulad sa inyo. Ang lakas ng lobong sabihing otoridad kayo. Imasahan pa kayo sa mga kriminal. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggat sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Meron akong alam sa kanila. Pero sa atin lang ito. Kung may binabala ka, delikado.